Ma'am, bilang former chairperson ng MTRCB, ano daw po yung stand ninyo tungkol dun sa issue ng controversial na movie na Barbie? Kasi nag-decide na ho yung MTRCB na payagang ipalabas kahit na may sinasabi na may eksena daw dun questionable dahil dun sa 9-line ng China. Kayo po, ano po yung stand niyo doon? Well, nakikisa ako sa desisyon ng MTRCB. Binigyan nila, pinadala nila ako ng liham na dinidetalya nila ang rason kung bakit nila pinasa yon. Mm-hmm. So naintindihan natin ang sentimiento ng ating mga kababayan pagdating sa West Philippine Sea. Tama naman yon. Maging dapat mapagmasid tayo, no? Huwag natin payagan ng mga propaganda ng iba na makalusot. Pero pagdating sa Barbie, ang usapin na to ay importante, ha? Dahil may isang banda ng freedom of expression at ang isang banda naman dito, national sovereignty. So naintindihan ko bakit natin pinag-uusapan ito. Pero nung ni-review ko yung litrato, ito yun eh, no? Parang drawing ng bata. Kung nakita ninyo yan, hindi nga nakalagay yung pangalan ng Pilipinas dyan eh. Indonesia, Malaysia, or Vietnam, wala naman dito. Ni China, wala. Okay. Di ba fiction nga? Okay. So, ang mga dash lines dyan, pag binilang mo, hindi 9. Nasa 20. Dahil yan ay lakbay ni Barbie. Okay? Yung mga dash na yon. So, siguro, bago tayo magbigay ng statements, kailangan muna natin, kaya nga, di ba, you have to review the material in its entirety. Kaya hindi din ako, marami sa inyo nagtanong sa akin yan noon pa eh. Sabi ko, hayaan muna natin ang MTRCB ang magdesisyon kasi hindi ko napanood. Dahil hindi naman natin mapapanood unless pirated copy, di ba? So, ngayon na napanood na ng MTRCB, sabi ko kay Chairman Lala, okay, since picture lang yung pinadala mo sa akin, did they utter anything mentioning the 9-line? Wala naman silang na-mention. And the MTRCB chairman took it one step further and consulted with the Department of Foreign Affairs and the Office of the Solicitor General. And the DFA said, wala silang nakikitang violation dito. Okay? DFA na nagsabi, nagpadala sila ng sulat sa MTRCB officially stating that they don't see any violations. However, they said, based on the sentiments of others and sensitivities, baka pwedeng i-blur na lang daw yon. Kalokohan yon. Bakit mo i-blur? Wala namang mali. Diba? So parang bang sinasabi natin sa Warner Brothers, i-blur nyo yan kahit wala namang violation. For me, that's censorship. And that's wrong. Okay. Meron isang pelikula na binanned dito sa ating bansa in 2019. Dalawa yun, ma'am. Eh. Oo, dalawa yun. Ano nga yun? Abominable at Uncharted. Kasi doon talagang malinaw yung pagpapakita na yun ay China Sea, di ba? Imbes na West Philippine Sea. Parang nandun yung 9-line. So, pakiusap ko na lang din, this is a geopolitical issue. So, other producers, be very mindful of that kasi nga meron nga tayong arbitral ruling in our favor. But again, it is my appeal that before we release any statements banning any material, we watch it in its entirety, or if not in its entirety, we get the actual portion to see if there's really a violation. So, ma'am, wala kayo nakikita na kasi yung claim ng iba, parang pang-insulto yon doon nga sa naging victory natin sa international court, doon sa permanent court of arbitration na binaliwala yung 9-line claim. Oo, hindi yun pang-insulto doon. If ever, it sparked a discussion and it's good that we're interested in discussions like this. But again, guys, tingnan nyo naman. Diba? Wala naman talagang violation dyan. Parang yung... Really. So, hindi mapapansin ng mga manonood? Hindi mapapansin. Wala nga. Mali-mali nga yung mapa nila dito eh. So, nagulat nga ako ba't may mga statement na nirelease tungkol dyan eh. Parang... Ma'am, sorry. Okay, yung 20-line lang. Ma'am, yung 20-line.
kanino po nang galing na yun yung lakbay ni Barbie? Eh, kasi nung ina-explain daw dun sa pelikula, parang ang context nun, dito pupunta si Barbie, tapos dyan pupunta si Barbie. Alam mo, I'm sorry that a legislator will have to explain something like this, okay? But then again, okay, this goes beyond the movie. In the future, when there's a discussion about freedom of expression and also the arbitral ruling or geopolitical issues, we really have to be mindful of those things. Meron nga isang pelikula na pinapaban din eh. Ano nga yun? The Plane ba yun? Ah, yeah. Si Senator Robin. Oo. Ako naman, yung aking sentiments doon is hindi talaga maganda yung portrayal, and I think that it was unfair. Pero sometimes when you say things like that, especially fiction, no? Kasi diba galing ako dun sa school of thought na sa mga FPJ movies na pinipintasan yung mga congressmen, yung mga senador, yung mga mayor, ganon. So pag meron bang pintas, eh kailangan na natin i-ban, diba? So we just weigh it. But then it was good that it was discussed also in the Senate so that we, the filmmakers, can also assert why it is part of our freedom of expression and artistic freedom. Hindi naman siya pornographic, di ba? Hindi naman siya inciting sedition, di ba? So yung mga bagay na ganon. So ma'am, nadismaya kaya dun sa ilang mga lawmaker na immediately may violent reaction? No, hindi naman sa nadismaya. I mean, I can see the passion. Okay? Kasi anniversary pa ng arbitral ruling. Okay? Uh-huh. So siguro, katulad ng mga ginawa ninyo sa akin, tinext ninyo, sinabi ninyo, sino dyan? Sir, hindi na. Eh, o, tinext ninyo, sinabi ninyo, ano masasabi ninyo din sa Barbie na may 9-line, ganun-ganun. So maybe it was a reaction based na... Ay, ma'am, kasi sa Vietnam, di ba, binan yan? Oh, nga. Doon nag-start na binan sa Vietnam. So maybe the reaction was based on, well, if it was banned in Vietnam, there must be good reason why it was banned, di ba? Because we're also fighting for the same territorial integrity. Ako naman, nung nakita ko, sabi ko, teka muna, hindi ko pa napapanood to. So hindi ko alam yung story. So I guess it's lesson learned also for all of us when we become passionate. Kasi kahit naman ako, tanungin ninyo ako sa isang bagay na passionate ako, I might react. So kayo rin kasi minsan eh, di ba? Kasalanan. Pinagsasabong nyo lahat eh. Ma'am, hindi niyo. Okay, Ana. Sino si Barbie? Nalungkot si Barbie. Ara. Ay, pag-asunod, ma'am. Ma'am, nabanggit nyo nga anniversary to.